Uy, natatakot naman ako. Wow! Ah! Uy! Ang dulas! Grabe. Ganyan naman lagi yung sinasabi nyo kapag nagpa-product review kayo or nagpa-product testing kayo. Pero, Ma'am Shi... Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay. Welcome back to another skincare video. My name is Aya. So, panibago ulit na product ang itatry natin. So, magkakaroon ulit tayo ng product testing. Gusto kong malaman kung bakit pinagkakaguluhan itong sunscreen na to, pinag-uusapan. So, hindi ko napapatagalin yung video natin today. Ang ating video is all about this very famous sunscreen na ang pangalan ay Fairy Skin SPF 50 PA++++. And it's premium brightening sunscreen, moisturizes, whitens, and soothes for everyday use. Ito ay 50 grams, so ayan siya. I am pretty sure mga kamamshis na yung mga addict na addict sa skincare and sa sunscreen na katulad ko, alam na nila kung ano yung product na ito. And for sure, baka na-try na din nila or else ginagamit na nila ngayon, diba? Nakakaloka. Ayun, syempre, hindi tayo magpapahuli. According to Fairy Sunscreen, this is not your ordinary sunscreen dahil meron daw itong premium at saka hybrid nga na ingredients. And aside from that, meron siyang intense whitening plus 4 layers of filter. Diba? Nakakaloka. So, as you can see, very bare face ang aking face ngayon kasi nga gusto ko siyang itry. Tapos, gusto ko din siyang i-compare doon sa mga sunscreens na ginagamit ko. Yung mga na-share ko sa inyo before. And if you are wondering kung ano yung mga sunscreens na ginagamit ko, mga kamams, ilalagay ko sila doon sa description box ko, yung link ng mismong video ko na tinatakol ko yung about sa sunscreen. So, ayun, mag-proceed na tayo, mga kamams. Based dun sa nabasa ko, Fairy Sunscreen is an oil-soluble chemical sunscreen. Kapag sinabing oil-soluble, pinoprotektahan niya yung skin natin from filtering the sun rays para hindi ma-damage or masunog yung ating balat. Fairy Sunscreen claims na it has broad spectrum, tapos na-surpass niya din yung SPF rating from Daiso Ultraviolet Transmittance Analyzer or SPF report. So according to them, nasa 71 daw yung SPF niya imbes na 50. So di ba? Napakataas po ng kanyang SPF. Pak na pak. Pasok na pasok. Okay, just a quick pasilip mga kamamshis doon sa mga sunscreens na ginagamit ko. Ito yung mga yon, yung mga favorite sunscreens ko. Yung mga iba dito na ubos na mga kamamshis. So, kumbaga nadadagdagan, nababawasan, ganon. But, mahilig talaga akong mangolekta ng mga sunscreens. So, I have here with me itong Kojic Acid Collagen na sunscreen. It's water resistant. And then, ito naman yung Canmake na Mermaid Skin Gel. So, itong dalawang to yung pinaghahalinhinan kong ginagamit na sunscreen. Ito na lang yung dalawang natira. Kaya naman, nagdagdag ako ulit ng panibagong sunscreen natin, which is this. But, hindi ko pa siya natatry. This is my very first time in trying this. Kaya naman, samahan niyo ako na alamin kung bakit nga siya maganda daw. And, perfect for morena skin. If you're like me na, you're planning to go to the beach, for example, first thing that I have in mind kapag magbabakasyon kami sa beach or pupunta kami ng swimming pool, ay of course, yung sunscreen na dadalhin ko. I always make sure na yung mga dinadala kong sunscreen ay may mataas na SPF, laging SPF 50, tapos meron siyang PA++++, for example. And hindi ko na masyadong i-elaborate sa inyo yung mga yan kasi natakal na natin siya from the previous vlog that I shared with you. But yun nga, pag-usapan natin today yung oil-based na sunscreen. So yung mga oil-soluble sunscreen, very manipis lang talaga yung consistency nila. Yet very easy to apply and it soaks easily to the skin, meaning na-absorb ka agad siya ng skin natin. And based on what I read, yung mga oil-soluble sunscreens daw ay yung may pinakamababang range ng SPF. Usually nasa 15 to 30 SPF lang sila, which is naniniwala ako kasi nga yung mga nabibili kong mga oil na sunscreens sa katawan ay nasa SPF 30 lang, hindi na lumalagpas doon. So ipapakita ko sa inyo for example kung ano yung sinasabi ko kasi kakabili ko lang lately. And ito yung ginagamit ko sa swimming pool mga kamams kasi nga gusto kong, ay nahulog.
kasi nga gusto kong magpatan. So ito yung brand na Bavaria. Ayan siya. So 30 lang yung SPF niya. Yet this is water resistant, high protection for UVA tsaka UVB. So napaka-importanting malaman ninyo mga kamamshis yun. So i-share ko sa inyo kung bakit mapagkakatiwalaan daw itong sunscreen na to kahit oil soluble siya. So ayan, for the meantime, mag-focus muna tayo dito kay product natin. Yung kanyang packaging, very aesthetic, very simple, and very cute. Yet hindi na bago sa akin to kasi may papakita ko sa inyo mga kamamshis. Kung nanonood talaga kayo ng aking mga vlogs, ay nakapag-share na rin ako sa inyo ng isang cream. And ito siya, but this is a moisturizer, hindi siya sunscreen. So this is a Korean brand. So hindi na bago sa akin yung mga ganitong packaging ng sunscreen or creams kasi nga meron akong kilalang brand before na ginagamit ko na. So ayun, pero very cute siya. Tapos pink na pink, diba? Yung size niya is 50 grams. So okay na din siya, diba? So ito siya, tapos dito naman sa likod yung mga claims and benefits na pwede ninyong makuha or malaman about this product. And pinaka-importante din, mamshi, kung kailan mag-expire yung sunscreen na gagamitin ninyo. Kasi kung nag-expire na yung sunscreen ninyo, wala nang sense yun, itapon nyo na mga kamamsh. Kung wala naman nakalagay na expiration date doon sa sunscreen nyo mismo, ay kumbaga tandaanan ninyo kung kailan ninyo binuksan or unang araw binuksan yung sunscreen. 2 years yun, by the way, mga kamamsh. After 2 years, from the very first day na na-open nyo yung inyong product. Pero for sure, hindi naaabot ng 2 years yung sunscreen ninyo kasi nga araw-araw natin itong ginagamit. Very essential siya nowadays sa ating skincare. Kasi sabi nga nila, your skincare is not complete without a sunscreen, diba? So, ayun. So, ayan, naka-seal siya mga kamams. Tinanggal ko na kasi yung seal niya dito kanina. So, napaka-importante dapat na seal din yung inyong product na gagamitin para, diba, at least malaman nyo na bagong-bago yung product na dumating sa inyo. So, ayun, natatandaan nyo kanina yung sinabi kong 4 layers of filter. Diba, nakakaloka, 4 layers. Meron daw siyang titanium dioxide. By the way, yun lang yung alam kong panghintin. And meron ako dito ang kodigo para basahin sa inyo kung ano-ano yung mga 4 layers na yan. Nakakalokang hirap-hirap. So, ito siya. Yung butyl methoxybenzoyl methane, octocrylene, and ethylhexylmethocyanamide. And if you were to ask me kung ano yung mga yun, hindi ko din alam mga kamang. Hindi ko alam kung pasok ba yung pronunciation ko. Pero yun, kidding aside, I feel na hindi ako entitled para mag-explain sa inyo ng mga terms na ito. Kasi nga naman, syempre kung kinuha ko din lang naman siya from a source or binasa ko din lang naman siya from a source, kayo na lang po yung magbasa mga kamang. Pero yun nga mga kamang, yung mga 4 layers na tinutukoy ni Fairy Skin ay to help increase the protection, tapos to increase also the stability of the protection para hindi tayo mangitim. So, magiging stable, kumbaga, yung protection na yon, hindi siya matatanggal, ganyan. Pero sabi ko nga sa inyo, kailangan mag-reapply kasi nawa-wear off yung sunscreen. So, ayun, nalaman nyo na yung mga kailangan yung malaman, I guess, na nalaman ko din. So, mag-proceed na tayo doon sa investigation ng product na ito. Investigation, FBI. Buksan na natin siya, mga kamamshis. Wow! Very liquidy ang kanyang consistency. Yung nakita ko na pag-apply nila is nilalagay nila sa 2 daliri. Ano ba yan? Uy, natatakot naman ako. Baka matapon. Ayan. Apply na natin siya sa ating skin. So, by the way, naghilamos ako ng skin ko. Wala akong nilagay na something else. So, maglagay na tayo. Ayan. So, liquidy. Ayan, yet very velvety yung kanyang consistency, oy. O, diba? Ah, oy, ang gulas. Grabe. Very madulas ang kanyang consistency. It's so easy to apply nga, mamshi. Eh, napadami yata yung lagay ko. Nakakaloko. Ayan, lagay natin siya sa leeg. Medyo matagal siyang mag-absorb dahil sobrang napadami yung lagay ko, mamshi. Kasalanan ko din naman yun, kaya hindi pa siya nag-absorb until now.
Okay na ba? Ayan. Medyo mahirap na siyang i-glide. Kaya feeling ko nag-absorb na siya sa skin. Hindi na siya ganun kadulas, unlike before. Ayan. I wanna turn my phone off, but that's where all my friends are. Hindi ko ma-figure out yung amoy niya. But it's so light. Parang feeling ko wala nga siyang amoy. Very glassy skin yung aking skin ngayon. Diba? See the glow, mga kamash. Yet, I'm not surprised. Kasi, yung mga ginagamit ko ding sunscreen ay ganun din. But this one, yung white cast niya is very minimal. And nag-a-adapt siya doon sa skin ko. And this one is so nice to apply. Parang nakakatuwa kasi nga ang dulas-dulas sa pakiramdam. Hindi ko alam ha, pero first time ko kasing ma-encounter yon. And hindi ko yon na-experience doon sa mga sunscreens na ginagamit ko. Tapos, ayan siya oh. Parang napaka-healthy ng skin ko. So, yun yung aking na-notice sa kanya. Hindi ko pala nabanggit or na-mention kanina sa inyo yung mga dalawang ingredients na meron si Fairy Skin. So, this is perfect daw sa mga may sensitive skin dahil meron siyang anti-inflammatory, which is the Centella Asiatica, and improves skin hydration. So, sa mga may very dry skin ay perfect na perfect daw ito sa inyo. Tapos, meron din siyang licorice root extract na nakakatulong para mag-even out yung mga dark spots or yung mga dark areas ng skin ninyo and makatulong para magbura ng mga dark spots ninyo like yung hyperpigmentation, mga pekas at saka melasma. Kaya din naman siya tinawag na intense whitening. So, okay, yung first impression ko sa kanya, mga kamangsh, pinapapawisan akong init kasi mga kamangsh. Kahit na oil-based siya, ay hindi siya greasy. So, di ba kapag oils kasi, mga kamangsh, like this one, ayan, makikita mo na may shine-shine yung face mo. Para kang, alam niyo yun, para kang nalitsyon, nababoy. Pero with this, healthy glow yung binigay niya sa aking skin. And parang nag-automatic na pumuti yung face ko. Na medyo nangingitim na ako kasi, mamshi, dahil nga, swimming tayo ng swimming. Ano. Okay, so for me, mga kamamshis, kung nagustuhan ko ba yung product, yes. Yes na yes. I'm sure na siguro sasabihin nyo na ganyan naman lagi yung sinasabi nyo kapag nagpa-product review kayo or nagpa-product testing kayo. Pero, mamshi, nakita nyo naman yung resulta sa akin, ano. And syempre, kanya-kanya naman tayo kasi ng mga nararanasan sa skin natin. So, disclaimer ulit, tandaan ninyo na hindi tayo pare-parehas ng skin, diba? So, ayun. Ayan ang ating skin, mga kamamsh. Do, pinagpapawisan ako, mga kamamsh. Ayan siya, diba? Sobrang healthy ang aking skin after applying this one. And sana makatulong itong video na to sa mga nagde-decide or sa mga gustong bumili ng sunscreen ng Fairy Skin. By the way, yung presyo pala ni ito ay 190 pesos. Nabibili ito usually sa Lazada at saka sa Shopee if you are in the Philippines or you're based in the Philippines. Tapos kapag EU-based naman kayo, is ilalagay ko yung website ni Miss Vela or Vela Cosmetics yung pangalan ng website. Ayan mga kamams, that's it for today. Sana ay naging helpful ulit itong video na ito sa inyo. And kung nagustuhan nyo itong video ko, please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para parating ko kayong ma-notify every time may bago akong upload. I will see you again in my next video. Bye! I would probably act all cool and nice, try to be seen by your eyes, secretly hoping you notice me, wishing you know it's somebody.